son to Jonathan, "Behold, tomorrow is the new moon, and I should not fail to sleep with the king of me. But let me go, that I may hide myself in the field unto the third day at even." Umuna, let's pass natin ang konti. So Jonathan made the covenant with the house of David, saying, "Let the Lord even require it at the hand of David's enemies." And Jonathan caused David to swear again, because he loved him, for he loved him as he loved his own soul. Then Jonathan said to David, "Tomorrow is the new moon, thou shalt be missed, because thy seed shall be empty. And when thou hast stayed 3 days, then thou shalt go down quickly and come to the place where thou didst hide thyself when the business was in hand, and shalt remain by the stone's misery." And Jonathan said to David, "Go in peace, for as much as we have sworn both of us in the name of the Lord, saying, the Lord be between me and thee, between thy seed and thy seed forever." And he arose and departed, and Jonathan went into the city. Pray for Jonathan. Salamat sa salita ko ngayon, bilang pag-aaralan. Friendship, Panginoon, ang kaibigan ko sa event sa situation. Ngayon sila, Panginoon, makita namin ang aral ko dito. Paano maging mabuting kaibigan? Ito ang lalaki. This is your way. Amen. Amen. Ayun ako naman. Sila. So, nabasa natin ito last time lang. Yun, so, kilala niyo ba si Jonathan? Kilala natin si David. Sino si David? Siya yung hari ng Israel. Pangalawa. Pinakasikat actually siya. Dahil nung panahon niya talagang ang daming tagumpay nila. Nag-expand yung kanilang territory. Lumaki. Kasi magaling si David na leader. Military leader. Okay? Pero itong panahon na to, hindi pa siya hari. Okay, so mayroon pala siyang kaibigan, si Jonathan. Si Jonathan ay anak na hari. Ang hati dito, si Saul. Kanina nabasa natin, ano mo. Okay. So ito po yung panahon na, ito yung title pala nito is, The Righteousness in Being a Good Friend. So repeat po ito, na-face ko na sa Mother Church. Pero maganda po kasi ito dahil ngayon ay, ano pa ngayon? Hindi naman tayo nakikiuso dyan. Pero lagay na lang natin sa kaibigan, di ba? So, yung iba din, huwag ganyan, anong preaching. Kaya sa atin muna, kaibigan muna, amen? Iisip-isip na ba kayo ng ganyan, kaibig? So, maraming kasalanan ngayon. Kaya itong mga bata, normal yan, di ba? Hindi yung kasalanan. Okay. Yung mga bata, sila ka, nag-iisip ka na ba ng boyfriend? Mga post mo, minsan. May share mo. Ano sa siyapin mo? Hindi sinamahan, ha? May sariyahin mo siyapin mo. Ha? Bakit? So, dito lang tayo sa pagkakaibigan muna. Kasi, dyan na kayo mag-uumpisa, di ba? Bago yung boyfriend, girlfriend, kaibigan muna. Pero ito, lalaki sa lalaki. Okay? So, sino may kaibigan dito na so, ano, talagang friends na friends nyo? Jana, sino yung best friend mo doon? Wala? Lian, sino yung best friend mo doon? Hindi na alam yung conversion na yun.
Sinong best friend mo doon? Ha? Sino? Ha? Sino? Si? Si Ate Chelsea. Si Pamela, sinong best friend mo? Meron ba? Wala. Si Rachel, sinong best friend mo? May natuturo lang eh. Elika, sinong best friend mo? Jason. Si Jason, sinong best friend mo? Dapat tayo kayo nasa church. Si Rafi, sinong best friend mo doon? Si? Si Kenneth. Kamusta si Kenneth? Best friend mo dapat. Pinadala mo sa church. Ano yun, sinong best friend mo? Wala. Sino pa doon? Raymark, sinong best friend mo? Si? Si Aero? Dali mo dito. Ah, si Ben. Aaron din pala tayo. Asan si Ben? Ben daw. Sunod. Sino ka ba? Chelsea, sino best friend mo? Ha? Ha? Sino ka pa? Si... Sabi may kaibigan, no? Medyo mga bata. Wala ni Stephen, sino best friend mo? Dati meron. Iniisip nyo naman kasi agad, lagi dapat ibang tao. Kaibigan nyo dapat, pamilya nyo. Yan ang maganda. Wala akong best friend. Ganap ka. Ngayon, yun nga, minsan walang may problema doon. Kasi sabi ko lang dito, masarap pero kaibigan. Okay? So, madalas yan sa school kasi, di ba? Kaso, yung ba sa atin, homeschool. Okay? Yung mo yan, eh, may best friend yung family. Family. Family, oh, ganun. Si Abnel. Si Abnel, yan, lagi yung magkasama eh. Yan ang maganda, kaysa naman babangada ka pa, di ba? Pamilyado ka ng tao. So, pero maganda nito, sabi nga sa inyo, kwento ko, di ba? Mayroon kami dati, high school kami, barkada kami. Talagang kahit ano, lagi kami magkadikit. Talagang walang iba. Sabi kami lagi. So, pero nakikita ko rin, maganda, mayroon kami kilalang iba. Pero maganda rin yung mayroon kang best friend. Bakit? Kasi malaki kang matututunan, tutulungan ka, tutulungan mo siya, masaya, ganyan-ganyan, di ba? So, hindi lahat ng tao na may privilege na ganyan. Pero maganda, mag-aaral natin ngayong umaga, kung wala kang best friend, maghanap ka or ikaw yung maging kaibigan sa ibang tao. Yun ang maganda. Amen? May kaibigan ka sa kanila, di mo alam kung kailan darating yung sabi nga sa inyo, no? Nag-hiwa-hiwalay kami. Gato kasi ayaw nila sa church eh. So, pinalita naman ng Diyos ng kaibigan. Sa church pa lang, dapat na tayo dito magpakaibigan. Hindi mo kailangan siyado mag-close, masyado. So at least, pinagsama-sama tayo ng Panginoon dito, saan mo makikita yung mga tunay na kaibigan? Ha, sa labas ng church. Isipin mo na lang utak ng Panginoon, bakit na tayo pinagsama-sama dito? Diba? Anong gusto niya mangyari? So, hindi nga lang tayo magkakaibigan dito, pamilya tayo. So, mas maganda, yung relationship is mas maganda dapat. Again, hindi automatic yan. Ang relationship, pinaghihirapan. Relationship, in-nurture yan. Kaya, hindi yan automatic. Pastor, pwede lang kayo encourage, pero nag-away kayo dito, naayusin din ni Pastor yan. Ayan, ano ba kayo ay Pastor? Ayan, mag-away-away. Diba?
So yan, masayang magkaroon ng mabuting kaibigan. Ngayon, meron daw akong magkaibigan, dalawa. Okay? So sila ay nasa gubat. Sila ay na-truck, mayroong isang bear, hinahabol sila. Kasi na-stuck sila doon sa isang lalag, isang place. Hindi na sila makalabas, pag labas kasi nila, nandun yung bear. Nahabulin sila. Kaya sabi ng magkaibigan, ako mamatay na tayo dito. Sabi ng isa. Pero isa, nakita niya, nag-exercise. Nakwento ko na sa inyo to eh. Stretching yung isa. Anong ginagawa mo? Huwag ka nag-stretching dyan. Parang nag-ahanda, nagsunod pa ng sapatos. Sabi niya, wala ka naman mananatili tayo dito, syempre tatakbo ko. Hindi mo kayang takbuhan yung bear, sabi niya. Hindi, okay lang yan, sabi niya. Ganyan ba yan, mentor? Hindi mo talaga matakbuhan yung bear, sabi niya. Hindi, totoo yun, hindi ko kayang takbuhan yung bear. Pero, ikaw, kaya kitang iwanan. At least, kung hindi ko matakbuhan yung girl, ikaw, mas mabilis ako yung tumakbo. Ikaw na yung narayin yung girl. So, mabuting kaibigan ba yun? Yan. So, pero yung magandang kaibigan, yung God-given. Yung sinong God-given? Paano ba ito kanina? Kung sinong madalas yan, God-given yung mga ano mo eh, di ba? Mga kapitbahay mo. Ang hirap nung wala kaibigan. Pero, bakit ko kanina, minsan yung iba walang kaibigan, walang matinong kaibigan, makita. Pero pag nasa church ka, God-given yan. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo dyan, huwag mong awayin. No? Ilan tayo dito ngayon? Di ba? Kahit paano, marami tayo. Kung si Joshua, walang kaibigan, eh no, tingin ka na lang. Matuto ka lang kung kayo magkaibigan. Ganun yun. So pag ikaw yung mabait, dahil ka nakangiti, nagdali mong i-approach. Uy! Hello! Ito si Peter, magaling mo yung magkaibigan ko eh. So yun, mga bata, lalo-lalo lang naman yan, di ba? E pag masumit ka, hindi na ulit alapit sa iyo. Di ba? Wala kang pakialam. Uy! Gano'n tayo! Ganun ka lang. Wala. So, same lang. So, sa church nga, ginibigay na sa atin, gawin natin yung part natin. Ngayon, ito yung character study kay Jonathan. Para makilala si Jonathan, hindi siya masyadong sikat. Pero nung inaral ko to, ang dami palang magandang traits kay Jonathan bukod sa magiging mabuting kaibigan. So, basa natin ito lately lang din. Bigyan ko ng, meron lang ako dito 5 points about Jonathan. Ang malalaman natin dito, paano tayo maging mabuting kaibigan. Okay? So number 1, ano bang ginawa ni Jonathan sa buhay niya? So unang beses na nakita natin si Jonathan dito sa chapter 14 ng 1 Samuel, anong ginawa niya dito? Alala niyo ba ito? Binasa natin ito eh. Kwento ko na lang, masyadong mahaba kasi. Sabi dito, may kalaban sila, di ba? Sino kalaban nila? Na Philistine. So, sundalo po yan si Jonathan, anak ng hari. So, ginawa nila, para matalo nila yung kalaban, ginulat nila. Alala nyo ba yun? Sino dito, may nakasiruso sa atin yung ano eh. Sino na yung mag-boxing dito? Ano na nasa mga mag-boxing? Pero yun din. Sa amin kasi na nagkanda nga ako, di ba? Taekwondo. So, yung sa mga style daw, gulatan yan eh. Kala mo, sino mas magaling sa inyo? Lalo pag di kayo magkakilala. Di ba? So, unahan yan, gulatan. Pag natamaan mo agad, ano mangyayari? Yung karamihan ha, takot na yun. Ay, malakas pala po. Ay, mabilis pala to. Diba?
Ganun po yung sa gera. So, yung ginawa nila dito, dalawa lang silang tao, sinugod nila yung halaman. So, napatay agad nila, 20 agad. Ginulat lang nila. Napatay, ayaw mong patayin ng 20 people? Dalawa lang kayo? Ha? Hindi mo. Madalas ay hindi. Pero pag matapang ka, nagulat sila, ano mangyari? Pwede yan. Ay, yun ang nangyari dito. So, ano pa nangyari doon? Nalala niyo yun, kumain pa siya ng honey, di ba? Pero, buti ka siyang mapatay kasi pinagbawalan siya ng kumain, kumain siya. So, gusto ko lang ipakita dito. Number one, si Jonathan ay... Sino kaibigan ni Jonathan dito? Bukod kay David, actually, yung kanyang army. Diba? So, iniisip niya para sa kanyang army, manalo sila. Ang ginawa niya? Namuna siya doon, actually, yung naalala niya ng kwento. Papatay na dapat siya ng tatay niya. Ang sumagip sa kanya yung mga tao. Kasi nga, siya yung hero nun eh. Siya yung hero ng araw, tapos papatay siya. Bakit naman nun? Kaya sabi ng mga tao, kahit hari ka, ito yung hero ngayon, ipapatayin mo. So, na-realize ni Saul, guys, mga pride si Saul. Oo nga. Hindi niya pinatay. Sabi sa Proverbs 28:1, The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Ang sinasabi dito, sino may matapang? Sino matapang dito? Depende sa tapang. Sino matigaw? Matapang ka ba? Ikaw po yan eh, matapang ka ba? Ikaw, Daddy? Ha? Dapat lahat tayo matapang. Alam nyo ba yun? Magandang trait yan. Yun nga number one natin. Number one, si Jonathan is brave. So, magmatapang ka sa tamang bagay, ha? Matutuwa sa iyo yung mga kaibigan mo. Sabi dito, the wicked flee when no man pursue it. Yung mga kasi mga loko-loko, takot yan eh. Bakit? Pag loko-loko ka, alam mo, maraming ang kaaway. Pag loko-loko ka, parang alam mo na parang may nag-aabang sa'yo eh. Di ba? Kung alam, pag nanaraw ka. Di ba takot ka rin lumabas-labas? May ninaraw ka sa church. Pabalik ka pa ba dito? Di ba? So, kilala akong ganyan eh. Sabi ko, punta tayo dito. Saan ba yun? Ay, doon! Ayoko doon. Bakit? Hindi, basta ayoko doon. Oh, malaman-laman ko lang, may atraso pala siya sa tao doon, baka magulpi siya. Kaya sabi ko sa inyo, maging matino kayo mga bata. Amen? Kasi takot ka pag ikaw ay may kalokohan ginawa. Kaya sabi dyan, yung kabaliktaran ng but the righteous are bold as a lion. Kaya tayo soul winning, wala tayo kinakatakutan. Pag sinabi, ikaw, banal ka ba? Oo, pero hindi sarili mong kabanalan. Ako'y naging banal, pinaging banal ako. Nandugo ng Panginoon, pwede nag-state sa kanya yun. Totoo yun. Mayroon ang kabisado. Okay, so sinong gustong maging matapang ngayon? Eh, babae ako eh. Ito naman, pag naging nanay kayo, kailangan nyo maging matapang. Pag mali yung ginagawa ng anak nyo, okay lang. Pag kinagat ng aso yung anak nyo, okay lang. Kailangan maging matapang, di ba? Lahat tayo. Alamin mo yung katotohanan, maging matapang ka doon sa katotohanan na yun. Tumahan mo yung anak mo, paglalaban mo. Kailangan mong maging matapang doon. Okay? Romans 10:20. Di ba kasi ginagawa yung katapangan? Minsan pa, ano yun? Ginagawa nilang negative. Kaya pinag-aaralan natin to.
Kung mabuti kang kaibigan, kailangan maging matamang sa tamang bagay. But Isaiah was very bold and said, I was found of them that sought me not, I was made manifest unto them that asked not for me. So ang kwento dito is si Isaiah nga is propeta, but sinasabing very bold. Kasi nga, kalamihan ng tao, iniisip ng time nila, mga Israel na kabilang magaling. Iniisip ng mga yan. Pero, si Isaiah, dahil alam niya ang katotohanan, alam niya ang Diyos ay not respecter of person, ang Diyos ay hindi, basta mga Amerikano, gusto ko yan, mga Pilipino, yung yan. Hindi ganun ang Diyos. So, alam niya Isaiah yun. Kaya dineclare niya sa mga tao ng panahon na yun, ang sabi dyan, ako'y nakilala, yung Diyos daw ay nakilala ng mga tao, hindi ako'y nahanap. Ibig sabihin lang, ito nga yung mga Gentiles, tayo ngayon yun. So yung mga Israel na yan, napakayabang yan. Pero yung pala, naunang naligtas tuloy, yung mga Gentiles. Mga hindi Israel. So gusto ko lang yung point dito sa Isaiah, pag alam niya yung katotohanan, siya ay very bold. So dito ko, mga kapatid, maging matapang kayo sa tamang bagay. Amen? Punta ako sa church. Awayin kita. Sige. Ganun ba? So, meaning ako ngayon. Ako may aso. Dito ko sa kabila. Hindi mo kailangan sudurin yung aso eh. Diba? Ay, baka magalit sa akin eh. Maging matapang ka sa tamang bagay. Amen? Amen. Alam, maging mabuti ka rin kaibigan. Pag so-sold winning, maging mabuti ka kaibigan sa iba. Maging kayo matapang. Last, sa Philippians 4. Ganun din, sa pagkasalita, dahil matapang ka. Hindi para mag-away, ha? Eh, ang tapang nito, inaaway si ganyan. Maling tapang yun. May ayabangan din yun. Pero pag matapang, alam mo yung matutuhanan, maging matapang ka doon. Many of my brethren, the Lord, waxing confident in my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So ito yung kwento naman, si Paul ay nabihag, pero ang tapang pa rin ni Paul, di ba, pinagalan sa Acts. Ano nangyari dahil matapang siya? Sabi dito, yung mga ibang tao, yun ang ganun matapang, dahil ako matapang, nakita nila ako, ano nangyari sa kanila? Natakot sila? O tumapang din? Tumapang din, kaya ganyan tayo mga kapatid. Wala dyan, yung problema lang yun, pagpunta sa church eh, di ba? Ay, sabi ni mga tambay niya sa kanto, sinabihan si Justin, church ka pa dyan. Ay, sabi ni Justin, ayoko na. Eh, sabi nung kaibigan niya si Laika, ay, ano kung sabihin niya, wala tayong pakailang. Di ba? Church lang tayo. O, sige na nga. Ganun yun eh, di ba? Ganun yun. Nagkakahawaan tayo. Depende kung sino nag-influensya sa atin. Ngayon, kung kaibigan ka sa kaibigan mo. Maging matapang ka para sa kanya. Kung alam mo yung tama para sa kanya. Paglaban mo, maging matapang. Amen? Amen. Yan ang number one. Number two. So dito naman sa ano pa nangyari sa buhay ni Jonathan. Tingnan natin sa 18. Kwento naman dito ay maiksi lang ko eh. Sabi nito, then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David and his garments, even his sword, his bow, and his twist girdle. So, binibigyan niya ngayon ng regalo ng kanyang kaibigas. Alam niyo naman si Jonathan, anak ng hari. Okay, gusto niyo mong maging kaibigan sa ibang tao? Isa sa mga ginagawa niyo, para maging kaibigan, ano? Isang kailangan mo bigay ng gift. Again, hindi yan lagi, pag hindi mo kaya, huwag, di ba? Pero kung kaya mo naman, ang matuwa siya sa'yo, di ba? Ayun, pwede natin pass na konti dito yung mga mag-sweetheart. Pwede ba yun? Wala kang binibigay? Pwede ba yun? Natawa na ko eh. Ha? Gcash na lang.
Gcash na lang. Gcash. Ang adult kasi yung lagi pera eh. Pero yun, binata na lang. Gusto, bigyan ka lang ng ano niya. Uy, binilan ako ng ano. Soft drinks. Mga soft drinks. Medyo healthy naman. Binigyan ako ng Jollibee. Galing yun, di mo mawala yun, di ba? Anong pinigil ko pa kay nanay dati? Di ko makakalimutan yung regalo ko dyan, Panda. Mahal yun eh, dati. Yung bench. Anayang buhay mo ba yun? Yes. Ano pa bang pinigil? Yes. So okay yung magandang magbigay. Man, ganun ang kaibigan. Kaya next point ko dito, generous. Okay? Hindi lang matapang si Jonathan as a friend, he was generous. At isa, kung gusto niyo magkaroon ng kaibigan, mabuting kaibigan, maging kaibigan ka sa iba, kahit sa ministry, ganyan po yan. Napasok ka na kanina, di ba, sa ministry, dahil matapang ka. Paglaban mo yung kaluluwa na yan, kakain mo yan sa Panginoon, hindi yan basta-basta. Ako, minsan, naisip ko, baka yung mga magulang niyo magalit sa akin. Anong gagawin ko? Ito ang ministry. So, gagawin ko lang, maaalala na sila. Meron nung ginawang masama, di ba? So, ganun din dito, kailangan mo minsan maging generous, lalo pag may kakayanan ka naman. Nasabi sa John 1:12. Mag-usado na rin yun. Nasabi doon, but as many as received Him, gave to them gave the power to become the sons of God, even to them who believe in His name. So, ang Panginoong Jesus, actually, siya yung pinaka mabuting kaibigan. Amen? Meron tayong kantay, di ba? What a friend we have in Jesus. Kung kaibigan mo si Jesus, eh ako, wala akong best friend. Kaibigan mo si Jesus. Pwede na, di ba? Eh, maganda naman yung kaibigan ang tao, pero hindi mo walang madali dyan, o kaya mag-compromise para lang magkaroon ka ng kaibigan. Kasi ako wala kaibigan. Kailangan compromise yung kaibigan mong Panginoon. At yung binigay niya? Power to become the sons of God, di ba? So, shinare niya yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Lahat na yun, kaligtasan, nagkakasama na yun. Alam niyo kung paano tayo naligtas, di ba? Hindi siya mas na binigay lang yun, nakatay siya para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. John 3:16, ganun din. He gave, di ba? His only begotten son. So, mahal ng Diyos ang tao, binigay niya regalo ang kanyang anak, pinatay si Jesus. Gano'ng kamahal ng Diyos ang tao? Mahal na mahal. So, ang kaibigan po, nagbibigay. Galatians 1:4. Sabi po dito ay, He gave Himself for our sins that He might deliver us from the flesh and evil world according to the will of God and the Father. Ganun din, bakit siya nag... Anong binigay na niya sa atin? Kaligtasan. Yung sarili niya mismo, sacrificio niya. Siya yung nag-sacrificio para sa atin. So, mahal ba tayo ng Panginoon? Amen. Yes. Amen. Blessed be the God of our Father, Ephesians 1:3. The Lord Jesus Christ who has blessed us with all spiritual blessings in high places. So, anong binigay sa'yo ng Diyos? Blessing. Ano yung blessing? Yung mga unsaved niya, daming blessing eh. Ilalaw yung pag-save ka daw, lahat na binigay na sa'yo. Eh, Pastor, wala akong sasakyan. Spiritual. Ibig sabihin, hindi mo nga kailangan sasakyan. Kailangan mo ba? Oh, pandemic nga eh. Bagay si Bud, maganda. Pero ko din, magkaroon ng malaki sasakyan. Binigay niya. So, ganun po ang Diyos, makipagkaibigan. Amen? Nagbibigay siya. So, ang pinaka-point lang natin dito, maging generous rin tayo sa iba. Makikita nyo, gagaan yung loob ng tao sa iyo. Amen? Lalo na kung meron ka talaga, si Bud, ano to eh. Dahil binigyan ng sapatos nito eh. Diba? Kaya pag nakikita ng Sir James, ah, Sir James! Sapatos. Diba?
Number 3. Wala na talaga sila. Chapter 19. Ano pang ginawa ni na mabuti ni Jonathan? So, nangyari dito po, yung kanina ang kwento, di ba, si Saul, yung hari, insecure na siya kay David. Later, magiging hari si David. So, si Saul ay tatay ni Jonathan. Jonathan, kaibigan ni Saul, na ni David. So, ano mangyayari pag yung kaibigan mo, galit yung tatay mo sa kanya? Mahirap yun, di ba? Well, si Pastor, galit sa akin yung ano, kumari lang, inanay ni Joseph. Ano mangyayari sa amin ni Joseph? Madala sa hindi. Natama yun, di ba? Pero alam niyo ba yung magkaibigan, ganito ang ginawa eh. Kasi syempre tatay niya si Saul. So may konsiderasyon din doon. Anak ka ng hari, anak. So iisipin mo bakit ba siya galit. Kahit minsan mali pa siya, konsiderasyon ka rin, di ba? Lalo kasi mga hari talaga, kapas ng ego niya. So, ginawa niya dito, so, Jonathan spake good of David and to Saul his father, and said unto him, let not the king sin against his servant, against David, because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee were very good. So, Tagalog, si Jonathan, galit ng tatay niya kay David, pero anong gagawin niya? Dahil kaibigan niya yun, ah, galit ka sa kanya? O sige, galit na rin ako sa kanya. Naranasan ko po yan kasi mayroon ang kaibigan dati, hindi ko alam bakit daming galit sa kanya. Medyo mayabang din kasi. Kaya anong gagawin mo? Ang kaibigan mo yun, diba? So, ikaw na yung mag-intercede, okay? So, number 3, he was an intercessor. Ganyan ang kaibigan. Pag sinabi intercessor, ikaw yung parang naglalakad sa ibang tao para sa kanya. Hindi ka galit ka sa kaibigan ko. Alam mo, mabuti naman yan. Hindi naman yan ganun. Hindi, yaman ang kaibigan mo. Minsan ganun nga siya, pero pasensya mo na. Diba? Mabuti yan, mabuti yung tao. Baka lang hindi kayo nagkaintindihan. Mga ganun ginagawa niya. Amen? So, ganun din tayo. Again, pag soul winning, ginagawa natin sa tao. So, nire-represent natin ng Diyos. So, tsaka ang Diyos sa kanila, tao at sa Diyos. So, dahil gusto na maging kaibigan dito sa tao, para maligtas, mawawa naman sa impyerno yun. Ang ginagawa natin, lahat ang pwede natin magawa. Isa kahit hindi desirable yung tao, may attitude na hindi maganda. Anong gagawin natin? Lord, pwede ba, Lord? Pwede ba ano to? Ligtas mo naman ng taong to. Ganun ang kaibigan. Hindi lang siya matapang, hindi lang siya generous, pero siya nag-intercede. Siya sabi dito, ay, huwag naman ganyan. Ano inaaway? Yung hali mo, ma-pride dyan. Nakakita pa kayo ng ganun tao na ayaw nila sasabihan siya ng mali sila. Mga bata, di ba masyado, pero may mga ganyan kayo nakilala, di ba? Naku, huwag naman sabihing mali siya. Hindi nagkakamali ang taong yan. Pero pag ganun, wala, pero may mga taong, mga hari, mayaman, yun ang sasabihan. Pero si David, si Jonathan, dahil mahal niya si David, nag-intercede siya. Nag-result pa nga siya. Actually, tama si Jonathan dito eh. Nag-result pa siya. Wala naman kinawa ba masama sa'yo ni David eh. Yung ibang taong mag-blind, naku, open na yan. Kaya dahil mahal niya yung kaibigan niya, amen? Nag-intercede siya para sa kanyang kaibigan. So yan dapat natin ginagawa din. Tingnan natin sa Romans 8. Yan niyo ang ginagawa ng mabuting kaibigan. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Okay? So, minsan di tayo marunong mag-pray. Ito mga bata kayo, tinatawa ko si Aiden, marunong mag-pray.
So siya nakakalimutan. Kung tinutuwa natin siya. Kaya alam niyo tayo mga adult, minsan hindi natin alam kung paano tayo mag-pray. Diba? Kasi alam mo, mahirap yan po siya ng Diyos. Diyos siya eh. Kamali ka dyan. Mali pa yung iniisip mo. So ano ginagawa doon ng Holy Spirit kung ligtas ka? Laika, ligtas ka na ba? Okay, ligtas ka na ulit. Alala mo eh, di ba? Last week. Doon ulit tayo mamaya, ha? Balikan kami doon eh. Doon ulit sa kapitbahay mo. Punta kami doon sa park. Hindi na sa inyo, sa kapitbahay. Kamustahin ko tayo si ate mo. Nakasi pa ako. Wala kaya. So, ang ginawa ng Panginoon daw, ang Holy Spirit, na Diyos din siya, sabi niya dito, hindi natin kaya, kasi mahina tayo, minsan iuupak natin, umilipad. Kaya minsan, tinutulungan tayo, magpe-pray ka na lang, hihingi ka na lang, teka, teka, nice ka. Katulad ngayon, mga bata, magpatulong kayo sa Panginoon. Amen? Kasi hindi ko maintindihan sinasabi ni Pastor eh. Patulong kayo sa Panginoon. Amen? Kung ligtas ka na, maintindihan mo yan. Kaso pag may ibang iniisip, yun ang problema. Amen? Tingin lang dito, tingin. Okay? So ganun, tinutulong, ini-intercede ng Diyos, ang tao sa Diyos din. Si Jesus, ginawa niya rin yun sa atin. Pero ngayon, Panginoong Jesus ay nag-ascend na ang tumutulong sa atin ngayon, Holy Spirit. Ganyan ang kaibigan. Sabi dito sa 34. Ganyan. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yea, rather is risen again. Who is at the right hand of God? Who also make an intercession for us. So, sino ba talaga nag-intercede sa atin? Si Jesus, tsaka yung Holy Spirit. Amen? Sabi sa Hebrews. Wherefore, He is able also to save them. Sino naman? Si Jesus na naman to. To the uttermost, to come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. So, Panginoong Jesus, dahil siya hindi na namatay, kaibigan natin siya. Amen? So, siya yung ipag-intercede sa atin. Pag nagkamali na naman, si Rachel. Maraming lang, ha? Sabi ni Rachel, hindi mo isin na mali kahit kailan. Kaso, nato siya. Natokso siya. Kaya, nagkulit. So, Panginoon, hindi lang yung, sabi sa'yo eh, huli ka. Kulit ka, palo. Minsan ang Panginoon, siya pa yung nakipag-intercede sa atin na, Lord, palagpasin mo na ito. Hindi na munang pausahan. Amen? Ganun yung ginagawa ng Panginoon at ganun ginagawa ng mabuting kaibigan. Amen? Nakakita ka naman ng kaibigan mo dahil ka sinusumbong. Diba? Ah, parang ano siya, parang pagalitan, parang ano. Pagkaibigan mo yan, ang ginagawa niya, minsan ha, pinapalampas. Pero pag nakita rin ang kaibigan mo, sumusubo din ang kaibigan mo, dapat ito, makapakusahan ha. Isusubo ka rin ang kaibigan mo. Amen? So, parte yun ang intercession, alam yung intercession, makikipag-bargain ka yan eh. Huwag mo nang patusahan. Ba't di ko makapakusahan? Ginawa niya yan eh. Eh kasi, baka naman pwede niya. Diba? Ganun yan eh. Ang ginagawa ni Jonathan kanina. Nakikipagdasun siya kay sa tatay niya. Wala namang ginawa sa si David. Eh, paano kung ginawa talaga si David na masama? Eh, siyempre, anong gagawin niya? Hindi siya magsisinumaling din. So, ganun ang kaibigan. Amen? Ano na yung kukuha niya? So, doon muna tayo. Para may abutan yung mga iba. Nagutok na ako eh. Mabuti pa yung kaibigan? Ano ngayon? Today is? Friendship Day, dati na. Araw-araw dapat yun. Ang Valentine's niya, kalokohan yan eh. Mag-tennis mo yan, puro kalokohan, puro kapinungalingan, masalanan,
dodo kakain. Pero pag magiging mabuting kaibigan, pwede yan everyday. Again, di yan madali. Pero kung gusto mo rin, kung ginawa ka na ibang tao mabuti, ano naman yung gawin mo rin ng mabuti ibang tao para may kaibigan kasama. Amen? Amen. So kung napansin nyo ating illustration, puro si Jesus yan actually. Kung siya yung nagpakita ng example sa atin, siya na kayo napatay para sa'yo, nag-intercede siya para sa kasalanan mo, ano pa. So, gagayahin lang natin si Jesus. Hindi natin kailangan masyadong mag-ingenious. Paano kaya maging freedom maganda, magaling? Yan na, gayahin mo lang si Jesus. Alamin mo lang yung ginawa niya. Amen? Amen. Iibigan ba kayo? Sabihan mo, makinig ka ay pastor. Yan ang kaibigan. Sabihin niyo. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat. Patuloy na ito ngayong hapon. We pray na may tanahin, Panginoon, kay Jonathan, ginagawa niya, Panginoon, ginawa niya. Asa niya kaibigan, Panginoon, siya po yung naging matapang, naging generous. Siya din po ay nag-intercede, Panginoon, we pray na matutunan namin ito. Bagay nito, kaya naman, they have a privilege, Panginoon, na magkaroon ng mabuting kaibigan dahil sila po ay naging mabuting kaibigan din sa pag-asa. We pray na kayo po magiging sa amin. Bless you rin po kakainin namin, Panginoon, maraming salamat sa fellowship. Bisita, Panginoon, kami nabihan na. Mga Panginoon, kayo mga lahat sa amin. Ngayon, kawa ng church, ang kanyang kapit ng Panginoon. Jesus, may we pray. Amen. Amen. Kapag tayo sa? Practice na yan. Practice, siyempre. Ayaw nga, no? Problema, eh. Anong practice? Good singing. Good singing, nasa good. Ang takabal. Okay, kantay natin. What?